Ang Biblia ay ang pinakapinagtiwalaang aklat ng kasaysayan ng mundo. Sa katunayan, daan-daang mga bagay o lugar ang natuklasan na at nagpatunay sa kawastuhan ng aklat na ito. Sa bedyong ito, ibabahagi namin ang ilan sa mga natuklasang bagay o katibayan na nagpatotoo sa Biblia at sa nilalaman nito. Una, ang Pilot Inscription, noong 1961, sa isang Italian sponsor na paghukay sa Caesarea. Nakahukay ang archaeologists ng bato na mayroong Latin inscription at nakasaad nito. Pontius Pilate as Prefect of Judea. Ang Pontius Pilate na ito ay mababasa natin sa Biblia sa Book of John 18:29. Pilate then went out to them and said, "What accusation do you bring against this man?" Sa talatang ito sa pahayag bagong tipan, mapatunayan na si Pontius Pilate ay as Prefect of Judea. Pangalawang natuklasan, Hezekiah Tunnel. Sa ikalawang Chronicles 32 verse 30, basahin namin ang isang pahayag na nagsasabing, "This same Hezekiah also stopped the upper water course of Gihon and brought it straight down to the west side of the city of David. And Hezekiah prospered in all his works." Ang mga ito at iyon mismo natuklasang malaking tunnel na tugma sa paglalarawan ng Biblia sa Hezekiah Tunnel. Narito naman ang pangatlong natuklasan. Taylor Prism. Noong 1830, isang lalaking nagngangalang Robert Taylor ang nakatuklas ng isang 15 inches tall clay cylinder na mayroong 500 mga linya ng mga nakasulat na teksto. Sa mga clay cylinder na ito ay merong nakasulat na isang tao na nagngangalang Sennacherib. Si Sennacherib ay isang hari sa Assyria. Sa Biblia merong mabasa na tungkol sa clay cylinder. Narito ang sinabi, "As the Hezekiah the Jew, he didn't submit to my yoke, I laid siege to 46 of his strong cities walled forts, and to the countless small villages in their vicinity, and conquered them by means of well-stamped earth ramps and battering rams." Sa ikalawang Chronicles 32 verse 1, mabasa ang natuklasang ito, "Sennacherib king of Assyria came and entered Judah. He encamped against the fortified cities." Pang-apat, David inscription. Sa nagdaang maraming taon, sinabi ng mga tao na si David ay isang imahinasyon lamang ng mga taga-Israel, sapagkat walang natuklasang archaeological evidence na magpatunay sa kanyang pag-iral. Subalit noong 1993 sa Tel Dan, mayroong isang taong nagtatrabaho na nagngangalang Abraham Byron ay may natuklasan na isang bato. At sa batong iyon, ay ang inscription of an Israelite king from the house of David. At sa Book of Kings 12 verse 9-10, mababasa ang tungkol sa inscription ni David. Basahin natin ang talatang ito. "So Israel has been in rebellion against the house of David to this day." At isa ito sa nagpapatibay sa mga teksto sa Biblia. Panglima, Nazareth House. Noong 2009, isang arkeolohikong pagtuklas ang inihayag na mayroon sila nahanap na isang maliit na bahay sa Nazareth na napetsahan sa unang siglo. Ang bahay ay mga 900 talampakan lamang ang kabuuang sukat, ngunit ito ay sapat na upang magbigay ng katibayan ng kawastuhan ng Bible. Iya, pang-anim, The Pool of Siloam. Sa taong 2004, isang majestic stepped entrance sa pool ng Siloam ay natuklasan sa lugar na kilala bilang ang lungsod ni David. Sa John chapter 9 verse 7 ay mababasa natin ito. "And he said to him, 'Go, wash in the pool of Siloam,' which is translated sent. So he went and washed, and came back seeing." Ito ay pagpapatunay muli ng kawastuhan ng Biblia. Kailanman ang Biblia ay ang pinakamatibay na kasulatan ng kasaysayan ng sanlibutan at sangkatauhan. Sana merong kayong bagong nalalaman sa videong ito, mga kaistorya. Kung gusto mo ng mga video na gaya nito, please click the subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong video.
Nag-upload ako ng mga video tungkol sa mga alamat, mga misteryoso o nakakamanghang bagay, lugar at pangyayari.